Hi guys, ulit. Same night. September 8. Time is 8:16 PM na gabi. So ito na yung pinalitan ko ng RAM kanina. Susubukan nating i-reformat. Papakita ko kung paano mag-reformat ng Acer Aspire ES14. Ito yung gagamitin natin. USB bootable. So, i-start na natin. Punta muna tayo sa BIOS. Saksak ko na para pumunta sa BIOS settings. F2 lang ha. F2. Press F2. Mamaya. Pindutin. So set muna natin. Tingnan muna natin yung BIOS. Punta tayo sa boot. Naka-enable yung ano, secure boot niya. Dapat ma-disable yan. Tingnan natin yung main. F12 boot menu. I-enable natin. Enable. Enable. Tapos set natin supervisory password. 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4. Confirm. Continue. Okay. Save. So yung security boot ma-disable na natin. Back. Disabled na yung secure boot. Then saka natin F10. F10. Save. Enter. So F12 na to. F12 na pipindutin natin kasi para ma-select natin kung saan natin unang ibuboot. So, siyempre, ibuboot natin sa USB HDD, which is ito, yung pang-reformat natin. Windows 10, yan. I-select natin, then enter. Ayan na. So guys, kung nagustuhan nyo itong post ko, paki-hit naman yung like button. At kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel, please hit subscribe button at yung notification bell naman para naman updated ka palagi sa aking mga videos. Ayan o. It looks like start the upgrade and what so if you want to continue the upgrade, go middle and click yes. If you want to perform clean installation instead, click no. So sa no tayo. No. Yan. So ayan na. Mag-uumpisa na ang bakbakan. So next. Install. Ito, I accept the license term. Click next. Then ito, custom install Windows only, advanced. So ito,
Kailangan i-delete natin lahat ng partition dito. Kunin natin yan, partition 3, delete. Okay. Ayan, partition 3, delete. Okay, syempre, bago natin i-reformat to, kailangan masabi muna natin sa may-ari na mabubura lahat. So, kailangan i-backup muna kung may mga importanteng files, no? Okay. So, nasa isang partition na lang. Subukan natin magdalawang partition since 500 GB yung kanyang hard disk. No, para yung mga backups niya ilagay niya sa drive D. Ayan. So, ang ginagawa ko dito, papalitan ko na lang yung dalawang digits, yung 47, gagawin kong backspace 2 times. Gagawin kong 24 para maging 24 gigabyte yan. Apply. Okay. So yun na 241 gigabyte. So meron na tira unallocated, kailangan click natin yan, tapos new. Para after reformat, makita natin agad-agad yung drive na yun. Format na rin natin para siguradong-sigurado. Yung partition 4 na yan, yan yung magiging drive D. Ito naman yung partition 3, magiging drive C, wherein dito mag-i-install yung operating system. Next. Ayan. Start na ng pag-reformat. Antayin yan matapos hanggang dito sa finish up. Then mag-re-restart yan. A few moments later. Lalabas na mamaya dyan si Cortana. Yan. Click yes. Madali na lang to. Yes. Skip. Skip muna natin ito pag ano, I don't have internet. Let's continue with limited setup. Pangalan, mga kadalasan pag hindi ko alam yung pangalan is nilalagay ko na lang admin or Acer, mga ganun. Next, wag na yung password. Next, agad. Then, accept. No. Not now. Ayan na. Tapos na. A few moments later.
natapos din. So, eto na guys. Natapos na yung ating pagre-reformat ng Acer Aspire ES14 to Windows 10. Ito, I think latest ito, Windows 10 August 2020. Kaka-download ko lang ito eh. So, palabasin natin yung my computer. So, pagkatapos nito, mag-i-install na tayo ng mga basic applications kagaya ng Microsoft Office, mga browsers, mga ganun. So, other video ko na lang yun kung paano mag-install. So, check ulit natin yung RAM natin na Windows 6 GB. Yan o. 6 GB. So, napansin nyo ba? Bumilis na. No? Kailangan pa natin to after nito yung drivers. Yan, kailangan ma-install tong mga driver na to, tatlo na to. So, eto muna sa ngayon, guys. Salamat sa inyong panonood. Pag may katanungan kayo, just comment down. At kung tatanungin nyo kung paano ko nagawa itong bootable USB ko, mag-comment lang kayo sa baba. Pag madaming tanong, pwede kong gawan ng tutorial video kung paano gumawa ng bootable USB. GPT. GPT kasi ang gagamitin dito eh, no? So, antayin ko mga comments nyo. Salamat, guys. Good evening.